Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Josefina Loriñana, ang inyong guro sa ikapat na baitang. Pwede rin tatawagin akong Ma'am Loriñana. Bago tayo magsimula sa ating leksyon, yumuko ang lahat para sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Bago tayo magsimula sa ating leksyon, maglalaro muna tayo. Meron akong kahong hinahawakan. Sa loob ng kahong ito ay mayroong nakasulat na mga tanong. Bubunot kayo ng isa at sasagutin ang nakasulat na mga tanong sa papel. Naintindihan ba mga bata? Okay, very good! Handa na ba kayo? Okay, magsimula na tayo. Okay, Gian, basahin ang inyong tanong at ang inyong sagot. Okay, correct. Ang tanong mo ay, ano-ano ang mga tatlong sangay ng pamahalaan? Ang iyong sagot ay, sangay ng tagapaganap, sangay ng tagapaghukom, at sangay ng tagapagbatas. Very good! Sunod, sino na naman ang bubunot ng ating mga tanong? Okay, Jared. O, basahin ang inyong tanong. At ano naman ang sagot? Okay, correct. Sino ang namumuno sa pambansang pamahalaan? Ang iyong sagot ay ang Pangulo ng Pilipinas o bansa. Ibang tanong. Sino ang pangulo ng ating bansa? Sino ang makapagsagot? Okay, Irene. Correct. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Very good. Sunod na tanong. Sino pa ang bubunot? Okay. Tapos ka na, Irene. Si Itel na naman. Okay, Itel. Basahin ang inyong tanong. Okay. At ang inyong sagot? Ulitin. Ang tanong ni Itel, ano ang tawag sa pinuno ng lalawigan o probinsya? Ang sagot, gobernador. Okay, correct. Wasto ang sagot ni Itel. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino ang pangalan ng gobernador ng Bohol? Okay. Injan. Sino ang pangalan ng ating gobernador? Okay, correct. Si Gobernador Art Yap, ang ating pangulo ng probinsya ng Bohol. Bago tayo magsimula, pag-aralan muna natin ang kahulugan ng sumusunod na mga salita. Una,
ahensya. Ito ay sangay ng pribado at pampublikong tanggapan o opisina. Halimbawa, ang ahensya ng turismo ay nasa kabilang kanto. So, again, ahensya o agency sa English. Kalawa, kagawaran. Ito ay isa sa pinakamataas na sangay sa gobyerno. Again, kagawaran o department. Sa kagawaran ng kalusugan kami pupunta upang humihingi ng tulong. So, ito ay kagawaran. Ngayon, sino ang makapagbigay ng mga salitang magkatugma sa salitang ahensya? O, Ethel, balik-aral tayo sa mga salitang magkatugma. Ano ang magkatugma? Correct! Ito ay magkapareha ng dulong tunog ng mga salita sa pangungusap ba o isang saknong. Oh, magbigay ng halimbawa ng magkatugmang salita ng ahensya. Okay, Gia naman. Okay, correct. Pasensya. Oh, ahensya, pasensya. Ano pa? Vivian. Okay, correct. Konsensya. Ngayon, sa salitang kagawaran, sino ang makapagbigay ng magkatugmang salita ng kagawaran? Okay, Margie. Correct. Kaarawan. Oh, kagawaran, kaarawan. Ano pa? Leo. Ay. Ano? Ah, correct. Pamaraan. So, ito ay mga salitang magkatugma. Correct. So, ilang mga salita ang ating natutuhan ngayon na mga kalugang salita? Maria. Okay, dalawa. Ano-ano ang mga salita na ating pinag-aralan ngayon? Okay. Michelle. Correct. Ahensya at saka kagawaran. Bago tayo magsimula sa ating leksyon ngayon, ay makinig muna tayo sa isang napakabuting awit. Oh, handa na ba kayo? Okay. Makinig na mabuti. Tayong lahat ay may pananampalataya.
bata, ano ang mensahe o leksyon na inyong nakuha sa ating awit na pananagutan? Okay, Vince. Pagmamahalan. Correct. O bakit, Vince? Dahil masaya ang ating Panginoon kapag tayo ay magmamahalan. Correct. Iba pa. Jason. Oh, huwag gumawa ng mga kasamaan sa kapwa-tao. Bakit? Ito ay nakapagbibigay ng kasalanan. Kapag gumawa tayo ng kasamaan sa kapwa natin tao. Bata, narito ang mga ahensya o kagawaran sa ilalim ng sangay ng pamahalaan. Una, kagawaran ng agrikultura o Department of Agriculture, DA. Ito ang pangangasiwa sa mga usapin at programang tungkol sa agrikultura ng bansa. Siguraduhin may sapat na pagkain at pangangailangan mula sa sektor ng agrikultura at pangisda. Ikalawa, kagawaran ng edukasyon or Department of Education, DepEd. Ito ang bumubuo at nagpapatupad ng mga programa sa edukasyon ng bansa, maging publiko man o pribadong paaralan. Tulad natin ngayon, kabilang tayo sa DepEd dahil nasa publikong paaralan tayo. Ikatlong kagawaran, ito ay kagawaran ng kalusugan o Department of Health, DOH. Ito ang nagbigay ng tulong sa mga tao para sa kalusugan. Gumawa din ng mga plano, serbisyo at produktong pangkalusugan. Tulad nung nakatanggap tayo ng toothbrush at toothpaste. Ito ay galing sa DOH at ito ay ipinasa sa ahensya ng DepEd. At ito naman ay natanggap ninyo na galing sa kanila. Ang ahensyang ito ay tumutulong din sa pagbigay natin ng paalaala tulad ngayon na nasa pandemic tayo. Lahat ng mga tao sa buong mundo ay natatakot dahil sa virus na ito. Ang gagawin natin ay sumusunod sa mga protokol para sa kaligtasan natin. Laging maghugas ng kamay, mag-face mask at face shield. Distansya sa isa't isa at manatili sa bahay. Sunod, ikaapat, kagawaran ng kagalingan, panglipunan at pagpapaunlad or Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ito ay tumutulong na pababain ang antas ng kahirapan. Sila ang magproteksyon ng mga dukha na nangailangan ng mga tulong ang mga taong may kapansanan. Oh, galing ito sa departamentong ito, DSWD. Ikalima, kagawaran ng Interior at Pamahalaang Lokal, Department of the Interior and Local Government, DILG. Ito ang nangangasiwaan ng bantayan at palakasin ang lokal na pamahalaan at komunidad. Kaanim, kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan, Department of Public Works and Highways, DPWH. Ito ay ang ahensyang magdisenyo, magplano at pangalagaan ang mga pambansang kalsada, tulay at mga sistemang pangbaha. Sunod ay kagawaran ng Ugnayang Panlabas or Department of Foreign Affairs, DFA. Pangalagaan at proteksyonan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa. So dito tayo pumunta kapag mag-abroad tayo. Sunod ay kagawaran ng Turismo, Department of Tourism, DOT. Nangasiwa ito sa lahat ng mga programa ng kalakalan na may kinalaman sa turismo. Kagawaran ng Pananalapi, Department of Finance,
DOF. Ito ang kagawaran na nangangalaga at pag-aralan, makipag-ugnayan ng pera. Sunod ay ang kagawaran ng katarungan, Department of Justice or DOT. Ito ay nangangasiwa sa usapin may kaugnayan sa hustisya gaya ng pagkakaloob ng payong legal at parol na sa pagsamantalang labas na pagkalaya ng isang bilanggo. Naintindihan ba ninyo mga bata ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan kung saan tayo pupunta kung sakali may kailangan tayo? Ngayon, dahil online ang ating klase, hindi tayo makapagawa ng tulad sa normal na ating ginawa noon. Ngunit, mayroon akong mga tanong sa inyo. Handa na ba kayo? Okay, very good! Saan tayo tutungo kapag may problema tayo sa kalusugan natin? Okay, Gabriel! Tama! Sa kagawaran ng kalusugan o Department of Health, DOH. Tama! Ang kagawaran ito ay sila ang magbigay ng payo at gamot sa atin. Lalo na ngayon na mayroong COVID-19, tayo ay isang membro sa pamilya, halimbawa. Ano naman ang inyong masasabi, Jillian, kapag mayroong simptoma ang isang membro sa pamilya? Okay, correct. Si Jillian ay magtuob. O, ano ang tuob? Ito ay isang pamamaraan na pagsisingaw ng mainit na tubig na mayroong halo na asin at saka oregano or ito ay isang herbal medicine. Ito ay pamaraan sa pagsingaw natin ng mainit na tubig. Ano pa ang ating gagawin kapag merong sintoma ang isang pamilya natin, membro sa pamilya ng COVID? O 7, sunod na tanong. Anong ahensya ang tumutulong sa atin kapag nangailangan tayo ng gusali sa paaralan? Okay, Crystal. Correct. Pumunta tayo sa kagawaran ng gawaing pangbayanan at lansangan o Department of Works and Highways, DPWH. Ang halimbawa natin sa ahensyang ito ay ang ating bagong dalawang gusali na nasa likod. Ito ay galing sa DPWH. Sunod. Kapag hihingi tayo ng tulong dahil may inaaping kasambahay sa ibang bansa, saan tayo tutungo? Okay. Jason. Correct. Pumunta tayo sa Department of Foreign Affairs o kagawaran ng undayang panglabas dahil sila ang magawa ng paraan upang matulungan ang inaaping kasambahay. Oh, naintindihan ba ninyo ang mga ahensya o kagawaran na ating tinatalakay ngayon? Okay, very good! Tindahan na ba ninyo mga bata ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan? Okay, very good. Mayroon pa ba kayong mga tanong? Okay, so lahat na nabanggit na kagawaran ay tumutulong sa atin kung may mga katanungan tayo na at mga problema. Ano pa, Sebastian? Correct. Department of Interior and Local Government o kagawaran ng interior at pamahalaang lokal. Sunod. Hazel.
Okay, Department of Works and Highways. Kagawaran ng Paggawaing Bayan at Lansangan. Tama. Sunod, ano pa? Steven. Okay, Department of Parent Affairs o Kagawaran Pag-unayan Panlabas. Ngayon. Gabriel. Ito naman. Department of Tourism. Kagawaran ng turismo. Tama. Sunod, Janel. Okay. Department of Finance or DOT. Kagawaran ng pananalapi. Meron pa ba? Okay, mayroon pa. May isa pa, hindi natin nabanggit. Gian. Correct. Department of Justice. Kagawaran ng Katarungan or DOT. So, ilan lahat ang ating nabanggit na mga ahensya? Gian. Good. Okay, correct. Mayroong 10 mga ahensya na ating pinag-aralan ngayon. Anong ahensya ang hindi ninyo naintindihan? Okay, very good. Masaya-masaya si Ma'am Loreniana dahil naintindihan yung lahat ng ating mga binabanggit na mga ahensya. Handa na ba kayo sa ating maikling pasulit? Okay, very good. Yun, kumuha kayo ng kalahating papel at sasagutin ninyo ng matapat ang maikling pasulit. Basahin muna ninyo ang panuto at sasagutin ninyo ng 5 minuto lamang ang ating pasulit. Okay, tapos na mga bata. Okay, so pustuhan na natin ang inyong mga sagot. So, sinabi ko na na kailangan matapat kayo sa inyong mga sagot bawat bilang. Bilang isa. Okay. Christine. Basahin muna at ibigay ang titik ng wastong sagot. Okay. Number 1, kagawaran ng pamalaan ng nangnasiwa sa elementarya at secondaryang institusyong edukasyon, kabilang na ang mga pribado at pampublikong eskwelahan. A. DSWD, B. DepEd, C. DOF, D. DILG. Ano ang inyong sagot? Correct. Letter B. DepEd. Number 2, o ikalawang bilang. 7. Correct. Again, programa ng pamalaan kung saan makikita ang mga barangay. Makikita sa mga barangay ang tindahan ng murang gamot. A. Scholar ng bayan. B. Butika ng barangay. C. Programang Key to 12. D. Basic Education. So, ang iyong sagot ay titik ba? Butika ng bayan. Correct. Number 3. Ito ay ahensyang pamalaan na nagbibigay tulong sa mga manggagawang pangkalusugan. A. DOH, B. DA, C. DSWD, at D. DepEd. Ang sagot, Jillian? Okay, correct. Ang DOH or Department of Health. Number 4, ikapat, Claire. Ngayon mga bata, bibilangin na natin ang inyong mga antas. Ilan ang nakakuha na 4 o perfect score? Okay, very good.
mayroong 27 ang nakakuha ng 4 na score o perfect. Sunod, 3. Mayroong 2 lamang ang nakakuha ng 3. Sunod, 2. O 1. Sunod, 1. Wala. 0. O wala naman. Very good. Masaya-masaya po mga bata dahil indidehan ninyo ang ating leksyon. Okay. Para sa inyong takdang aralin, pag-aralan ang mga kahulugan ng mga simbolo at sagisag ng kapangyarihan ng pamahalaan. Hanggang dito po lang ako. Ako po si Gina Josefina Loreñana, ang inyong guro sa 4 na baitang. Bye-bye! At tandaan, ang kalusugan ay ingatan upang ang sakit ay maiwasan.